Ako si Jimmy Sta, nagagawa ng Karne Norte sa buong Masbate. Oh. Masbate is called cattle country of the Philippines. More than two-thirds of the land in Masbate is dedicated to the cattle industry. So they don't feed the cows there with commercial feeds. Because of the good quality of the cattle and the meat in Masbate, the locals have decided to capitalize on it and create products that will have some competitive advantage. I'm Boy Pangilinan. I'm a chairman of Densu. I'm a travel blogger and an adopted son of Masbate. The Santa Cruz family that's been making corned beef from generation to generation. Ako doon doon ng Masbate niyo. Lumaki ka sa Masbate. Kami mga Jose pamilya. Mapasok ko sa Jose Dergalin. Ang nakinawa ko, animal husbander. Then, nisitwari ako. Trabaho ko noon, nag-import mga baka. Manager ng soup canning factory. Kaibigan mo tali, sabi niya, chips, what do you want? Sabi ko, can you give me formula ng corned beef? I know you produce, sabi ko, a good quality of canning here in Australia. Teach me how to make this. Ay, kaya lang na kami, no? Oh, pero yung say, sabi niya, doon ako tinawan sa lutoy niyo. Siyempre, lutoy ko muna ng brine. Pero po tagtay ko yan na lang kung bakit, huwag langawin. Saan lang ako lang, dumabot dyan. Within 24 hours, umabot 1,000. Then, sa pagtaya ko, uod. Hindi quality yung karne mo. Dadali sa ibang lugar. Ba't doon ka uod? Okay. Ito. Huwag ito. Pag nagkulo yan, Hindi ko alis yung ng takip yan, mga Porto Moro. Yan ang lomo. Yan ang lomo. 5 kilos lang yan. Every day, sa isang baka. Alam ko na yan, puram ni experience. Alam ko na yan. Tingnan ko lang ko, alam ko na. Pag bili ka ng kanin, piliin mo na mahusay. 15 years sa Tito Jim's, ano? Sumula pa kay... Sumula na. Kay Papa, no? Sa klase ng carnage, ano siya, may distrito siya dahil pag dinilibira mo siya na mahinang klase, binabalik niyan, hindi niya binaluto yan. Kaya dapat i-deliver mo sa kanya, magandang klase. Inlitid, puti, inaalis ko yan. Dahil ang quality mo kung inaalis ko yan. Itong ginagawa ko, corn beef. Ako nang anong gusto ko na ba? Kaya ko yan, no? Kaya ba yan? Alisin ko yan, no? Umagot na ng corn beef ko. 1970 ko simula. Dahil maraming bumibili. Dinideliver ko lang. Bigay ko lang. Kaya dito, sabi, Matia, mambiyahe ng bulan. Matia, alas 4, alis, umaga. Pag alis niyan, dadalas pa sa akin tindahan, bibili ng corn beef. Ay, doon ko na-realize. Sabi ko, yari. Kuha ka ka kong stock. Ganun ang buhay lang, kailang. Gilo tayo. Okay na yun? That's you. Diyan kami nagtatalo eh. Siyempre, ang karne, marinit, tubo. Ano man mangyayari sa kamakarne mo kung hindi ka marunong marinit? Pag binawal sa brine yan, ang brine, pumunta sa loob. Kami tumuraw sa marinit yun. Bukas ang maalutuin ko. Iyabot na alat. Yan ang... Parang normal ang alat. Pagkakuan ng... Yun ang... Parang ka nagalaba. Ngayon yan, karne, hiwasan yan. Diyan, misalan ng pito lang. That's a quality. Parang tubo yan, hindi maalat. Kinakat ko lang yan. Alam ko ng templada eh. Okay na. Pag, isang lima. Isang. Lutoy na yan. Ito kayo lang yan. Parang pagkukuluan eh. Maluluto yan. Kaibigan ko matalik yung baby.
Kaya inong ko lang. Be, kasi ba na gusto ka ng lupa daw? Hindi ko lang nga araw. Sabi na, pero man siya ng bayad siya mo. Ay, wala ka ng bayad, bayad, Reyes. Bigyan mo na ako ng pressure cooker. Ngayon ko raman saan, hindi nabalik ako. Sabi ko, sabi ang kapatid mo si Boy, uutan na niya sa New York. Kaya alam ko sa New York, mayroon ito. O sige, binili yan ni Boy doon, 5,000. Pinapalit ko yung kuhan, ang lupa ko sa presyo ko. May interes ako sa presyo ko. Yung kailangan ko magluto ng kurbe. Importante yun sa buhay ko. Okay. Ang gulong beef ko. Ito ang malaki po ko dito. May 3 hours. Ito yung sa presyo ko era, 40 minutes, tapos na. Presyo ko kaya ko an, sabog. Dahil nagbantay, hindi nililis ang air. Over pressure. Ay, tuloy-tuloy ang kalayo. Ano mangyari? Boom! Ubus sa karni. Biyak! Biyak! Ayan. Kaya, tando na si Teor. Ano ba ito? Ngayon, bago ko nakukuha na sa paligay, nakamotor ako. Ako nakukuha ng tinapay. Tuwing umaga, 4 o'clock, dumadali yan. Pinagahan ng motor. Napuntos ako. Parang magalaw. Para sa kuno nun, hira. Ayoko na. Pero paglagay mo ko sa corn beef, hindi upo lang ako, pahit ako. Di ba? Hindi ko lumalakad. Yado, kunin mo ito. Yado, kunin mo ito. Lagay dyan. Tapos. Yado. Tenedor. Ready na ito eh. Pipili na muna ito mga. Oh, pipili yan. Dali lang. Dalawang pork. Ganun lang. Hiwala, hiwala yan. Papasok yung plastic. Nalagay na. Parang machine. Mga dalada, tos. Ready ko. Hindi ko makain. Dahil nga, pag nakita ko karne, ano ito, tsoka. Sino ka ito, ang karne? Kalokohan yun. Pwede yung mga anak ko, hindi ko makain dilata. Dahil mga kwarte nang ginagawa na di tama, yan ang hanap niya ng mga taong yan eh. Kumita lang, tapos na. Diyan, makita mong kwarte. Ay, lakang diferensya siya. Karne lang. Makita mo na. Mahaba na lang. So, ang kwarte yung pinaka-importance paggawa ng corn beef. Kwarte. Dahil kwarte yung pagkukurne ka ng ultimo, kahit wakaya siya, hanap ang hanapin. Totoo yan. Pag hindi ka nag-mintin ng kwarte, huwag ka nag-gumahan ng corn beef. Sana pangdagdag allowance ni Christian kung ibigay na yung ano, recipe. Pumula. Marami na pumunta sa akin. Those. Hindi ko naiintindi yan. The corn beef they make, you know that the food quality has been loved since before. And therefore, they would want the same love for the product that they make now. So there is that quality assurance. It doesn't have any of the taste of chemicals. Or maybe it's psychological too. Because I know it's organic. It's more that. Because I know that they've been done with so much passion, with so much love, with so much tradition. Nag-aaral ko mga anak ko, dahil lang dyan sa corn beef na yan. I'm proud what I'm doing with my corn beef because
Si Banta ko bibigay ito. 45 years sa corn beef. Nabagaw ko yan. Masaya ko eh. Hindi ko ang pera. Parang ako masaya. Hindi ang saya ko, hindi na bibiti.